Gate ng Depensa, hindi dapat tanggapin ng korte ang anumang ebidensya na galing sa illegal na paraan. Kaya paniwala nila dapat nang burahin sa record ng impeachment court ang lahat ng testimonya at ebidensya kaugnay ng bank accounts ni Corona. Ang prosekusyon nanindigang hindi peke ang dokumentong kanilang ginamit para mapasugpi ng mga bank official at record. Balitang hati ni Sandra Aguinaldo. Sabi ng prosecution, ang mga bank accounts umano ni Chief Justice Renato Corona ang isa sa pinakamalakas na ebidensyang hawak nila. 5 peso account sa PS Bank at 5 umanong dollar account sa parehong banko. Are you saying that these documents are false documents? Yes, sir. It seems fake. They are fake documents, sir. Pero nang sabihin ng branch manager ng PS Bank, Katipunan Branch kahapon, na peke ang dokumentong gamit ng prosecution, naniniwala ang mga abogado ni Corona na dapat nang burahin sa record ng impeachment court ang lahat ng testimonya at ebidensya bunga ng questionable umanong dokumento. Sabi ng depensa, hindi tinatanggap sa korte ang anumang ebidensya na galing sa umano'y illegal na paraan. There is a violation of the law already. It is we're supposedly confidential records. How were they obtained by the prosecution? How did these documents leak out? Mahirap magsalita at this time, magsasabi na tayo na magfa-file tayo ng case. Pinag-aaralan 'yon. Pero nanindigan naman ang prosecution panel na hindi peke ang dokumento na kanilang ginamit sa paghingi ng subpoena sa PS Bank. Ang dokumento ay sinasabing inabot kay Congressman Reynaldo Umali noong February 2 sa Senado ng isang sinasabing small lady. Ayon kay Umali, natural lang daw na sabihin ng PS Bank na peke ang dokumento. Takot sila sa liability nila because under the law, it is the bank officers who may be liable, di ba? So, dun sila natatakot. May bank secrecy law talaga eh. How can we authenticate a document without the coercive powers of the impeachment court? Ayon sa dating dean ng UP Law na si Professor Pacifico Agabin, kung peke ang dokumento ng prosecution, hindi ito pwedeng gawing ebidensya at pwedeng i-strike out o burahin ang lahat ng impormasyon at testimonya mula sa peking dokumento. Pero may lusot pa rin daw ang prosecution panel. Depende kung paano yun yung i-define kung yung peke o hindi eh. For instance, kung pareho yung mga figures sa linabas ng prosecution at doon sa original, that means na hindi peke yon. Pero kung ang entries doon sa peke ay completely different sa entries ng original, yun ang talagang forgery. Sandra Aguinaldo, GMA News.